Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka. Ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood sa live streaming sa www.dioceseofsanjose.org and wwrngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host ngayong araw na ito, Reverend Ian Andal. Ngayong umagang ito, Brother Raniel Soriano. Amen. Ang seminaristang Kapampangan. Isang magandang umaga sa iyo, kapatid. At good morning, Rev. Natin tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Brother Raniel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, pinagmumula ng lahat ng kabanalan at biyaya dito sa mundong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa linggong ito na ginabayan niyo po kami mula nung kami ay muling nakinig dito sa programang Manalig Ka at umabot po kami, Panginoon, sa linggong ito. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, lahat ng aming mga kapamilya, lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal po namin sila, nabigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan, ilayo po sa lahat ng masama, at bigyan po ng tatag ng kalooban. Ama naming makapangyarihan, dumudulog po kami para sa aming mga kapatid na may sakit, ang mga nasa ospital, ang nasa banig ng karamdaman, lalo na po, Panginoon, yung mga wala na pong nakakaalala at nag-iisa sa kanilang paghihirap dahil sa sakit. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng pag-asa at kagalingan kung ito ay naaayon sa iyong kalooban. Ipinagdarasal din po namin, Panginoon, ang aming mga OFWs, lalong-lalo na po ang mga nakikinig lagi sa ating programang Manalig Ka. Sana'y sa pamamagitan po ng programang ito ay mabigyan namin sila ng inspirasyon at tatag ng kalooban sa pagkawalay nila sa kanilang pamilya. Dumudulog din po kami sa inyo, Panginoon, para po sa aming mga magsasaka na nalalapit at umaani na po. Bigyan mo po kami ng isang magandang panahon, sapat na ulan, ilayo po sa lahat ng kalamidad upang magkaroon po kami ng masaganang ani sa hinaharap. Panginoon, lahat po ng ito ay itinataas namin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito na babasahin po ng inyong lingkod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagdaan ng utos na ito. Subalit, sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang ina,
at magsasama sila sa kanilang sa kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, maraming salamat sa iyo, Brother Daniel, sa pangunguna ng dasal. Muli po, tayo po ay napapakinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org and www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Napakinggan po natin ang Ebanghelyo ngayong araw na ito mula kay San Marcos. Ang atin pong Ebanghelyo ay tumutukoy dun sa sinasabing pagtatanong ng mga Pariseyong lumapit kay Jesus kung naayon daw po ang sinasabing kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. At ito ay sinagot ni Jesus sa sinasabing ipinahihintulot nito dahil matigas po ang kanilang ulo. Naging matigas ang ulo po ng mga tao noon. Kaya pinahintulutan ni Moises ang ganung sitwasyon. Pero nandoon yung sinasabing sa pasimula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, nandoon yung sinasabing ang pinag-isa ng Diyos kailanman ay dapat hindi paghiwalayin ng tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Tapos nandoon at muli tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa bagay na ito. At isang habilin ni Jesus o yung sinasabing sagot at paliwanag ni Jesus, ang sino man daw na lalaki na humiwalay sa kanyang asawa at nakipag-asawa o sinasabing nakiasawa. Uli. Ay nangangalunya at ganun din yung sinasabing pag ang babae ay humiwalay sa kanyang asawang lalaki at sumama sa ibang lalaki, ito ay nangangalunya. At titingnan natin at ipinakita ang sinasabing pag-ibig na pinugbuklod ng Diyos. At ito yung sinasabing sakramento ng kasal. Wow, para namang bigatin ang ating pag-uusapan, Rev, dahil bigatin na naman yung mga Amen. Nandito. Bigatin na naman ang ating topic ngayong linggong ito. Puno tayo ngayon ng pag-ibig. Amen po. At bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, huwag po kayong alis at sama-sama po nating pagninilayan ang ebanghelyong ito na ating binasa sa pagbabalik ng programang Manalig Ka. For you and for me.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po ang inyong kapatid na si Reverend Ian Andal. At siyempre nandito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Amen po. At matapos po nating basahin at bigyan ng pagbubuod, ng maiksing pagbubuod, ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, nandoon ang sinasabi kay San Marcos po, Reb. Ayo nga, kay San Marcos. Ano? San Marcos po ang ating mabuting balita ngayon. At nakita po natin sa mabuting balita yung sinasabing eksena na tinanong ng mga Pariseo ang tungkol dun sa sinasabing batas ni Moises, tungkol at hinggil dun sa sinasabing paghiwalay. Ano? Para pong nagka-question and answer question portion. Parang verbatim na tanong mo, sagot ko. Sagot ko, tanong ko, sagot mo. Okay po. At ngayon po, matanong ko lang dahil yun nga sinasabing paghihiwalay. Ano, bakit ba naghihiwalay ang isang tao? Ah, siguro, Reb, usong-uso ngayon yan. Lalong-lalo na relate yung ating mga kabataan tungkol siyan sa issue ng forever. Forever. Yan. Nga, may forever niya ba? Wala daw forever, ano? At minsan yun daw yung nagiging batayan nga. Minsan nga sa parokya natin, napansin ko, pag nag-homily tayo o nag-sharing tayo sa parokya at nabanggit ang salitang forever, talagang merong tumututol at sinasabing walang forever. Yung mga bitter, walang forever. Bitter, yeah. Ano? Magkakatunog, ano? Forever at bitter. Okay. So, sabi nyo nga po, natanong nyo po, Reverend, ano? Eh, paano po ba sabi nyo, bakit po ba naghihiwalay ang mga tao? Oo nga, bakit nga ba? Eh, ito po ba, tungkol dito sa ating issue, dito sa Ebanghelyo, bakit po naghihiwalay itong mga tao ngayon? Eh, pag ayaw na po nila, naghihiwalay na. Yun po siguro yung pinakamababaw na dahilan. Pag ayaw mo na sa isang relasyon, pag ayaw mo na sa isang tao, ay tigil na. Hindi po ba? Oo nga, pansin-pansin natin ngayon yan, ano? At naalala ko tuloy yung kasabihan ng mga matatanda tungkol sa kasal, ano, pag sinabing ang kasal daw ay hindi parang isang kanin lamang na isusubo, pag napaso ay biglang iluluwa, ano. At yes, minsan ngayon nga yung issue dito, ano, na bakit maraming tao ang bilis-bilis ngayong humiwalay, dahil yun nga, ang unang rason siguro ay nandun yung sinasabing pag ayaw na nila, ayaw na. Iwalay kung hiwalay. At minsan yun yung nagiging problema. At ngayon, maraming kabataan na sinasabing hindi na uso ang long-term relationship. Lahat ay short-term relationship. Tama. Kaya pala yung mga pagkain natin ngayon, laging instant.
Yes. Ano, kaya minsan nagkakaroon din ng instant na kamatayan sa ating buhay. Aray. Dahil lahat instant na. Instant toddle, instant coffee, instant baby na rin. Uso yan. Na rin ngayon yan. Ano. Ah, talaga ba? Kaya ngayon, nandun yung sinasabing pag ayaw na nila, ayaw na, nawawala na yung sinasabing malalim na ugnayan o malalim na relasyon sa bawat isa. Napakaganda ng ating topic ngayon pong ika-27 linggo sa karaniwang panahon, ika-4 ng Oktubre. Ano? Okay. Nalalapit na po, lagi namin pinag-uusapan, excited na tayo sa Pasko, Reb. Pero amen. Bago nga ito po, bago natin pag-usapan yung mga Pasko, ito munang issue po ngayon sa ating ebanghelyo. Yun nga, tinatanong po, di po ba Reverend dito, parang yung tungkol po sa kasal o sa diborsyo. Ayan. So, ito pong mga Pariseo, matatalino din po itong mga taong ito eh, no? Mm-hmm. Pero siyempre po, nakita natin ay mas matalino pa rin po ang ating Panginoon. So, ito po palang issue ng forever na to, ito pong issue ng divorce, ay issue pa nung panahon pa ni Moises. Amen. Sa matandang tipan. At hanggang panahon po ni Jesus, ay hindi na po bago ito hanggang sa ngayon po, hindi po ba? Maraming mga bansa ang inaprubahan na po ang divorce. So, napansin ko lang po dito, Reb, ano, yung bakit po kaya ipinahintulot ni Moises na idiborsyo o hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tapos sabi lang, matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. So, napakadali po pala, ano? Mm-mm, basta may letter ka, no? Ang paggayo mo na, limbawa ngayon sa asawa mo, expired na yung contract, yung marriage contract. Ito so, na. I-cancel na natin. Ngayon. Oo nga, no? Pero nandun yung sinasabing grason siguro kung bakit pinahintulutan ni Moises. Siguro dun sa situation ng mga panahon na yon. At kung ano yung issue ng mga panahon na yon. At sabi nga, dahil dun sa sinasabing katigasan ng ulo ng mga tao noon, kaya pinahintulutan ni Moises ang ganong pagkakataon. Ah, so dahil po matigas ang kanilang ulo. So parang hanggang ngayon naman po, di ba, Reb? Yung ganyan pa rin pa naman po ang issue natin sa paghihiwalay dahil naging matigas ang ating mga ulo. Oh, ngayon nga problema natin na hanggang ngayon at noon pa, simula noong una hanggang ngayon, nandun ang katigasan ng ating ulo, kaya nandun yung sinasabing paghihiwalay natin dun sa sinasabing ugnayan natin sa ating Diyos. Oh, so ito po palang diborsyo na ating pinag-uusapan ay hindi lamang po paghihiwalay ng mag-asawa, kundi paghihiwalay din po ng ating relationships sa Diyos. Oh, napakaganda naman po nun. At yun nga, sabi nga ang ugnayan natin sa Diyos ay parang ugnayan ng isang mag-asawa. Ano, na kung tayo ay nagiging matigas ang ulo natin, nandun yung ating, minsan tayo ay humihiwalay dun sa pag-ibig ng Diyos. Ah, tama po. So, Reb, may tanong lang po ako dyan, ano, para pong lagi natin nga pinag-uusapan itong diborsyo na ito, ano po. Parang bakit po kaya hanggang ngayon naman po ay issue pa yung divorce na yan? Ano kaya yung mga nasa isip ng mga tao ngayon na gusto pa po nila talaga na kahit nga po dito sa Pilipinas ngayon, marami po yung mga naggustong mag-file sa Kongreso, sa Senado tungkol po dyan sa divorce. Sa palagay niyo po, ano pong nakikita nating dahilan po dyan? Oo, yun nga ang medyo alarming ngayon. Ano, maraming mga kongresista at maraming mga politicians at lalo't higit kung titingnan natin sa ibang bansa, aprobado na yung sinasabing pagsasabatas ng divorce. At bakit maraming mga kongresista o mga tao na mas gusto pa nilang tanggapin o yung sinasabing isabatas itong divorce na to? At siguro nandun yung sinasabing kawalan ng lalim ng pagkilala dun sa taong kanilang pinapakasalan. Ah, tama po yan. Kaya nandun yung hinihimok sa atin na hindi lamang basta maibigan lamang natin, magustuhan lamang, sige, yan ang aking pakakasalan. Nawawala na yung sinasabing lalim ng pagkilala natin dun sa tao
na ating pagkakasalan. Amen. Mm-hmm. So parang nung minsan, Reb, parang naatasan po kaming mag-interview doon po sa Pampanga. Ito pong mga lower years namin, second year, nag-survey po sila sa buong Pampanga ng isang taon. Tuwing weekend, yun po ang apostolate nila. Doon po sa pre-K na. Amen. So ang basic, tatlo lang po yung basic na tanong na tinatanong nila. Yung pong una, syempre, paano po sila nagkakilala ng babae at ng lalaki. Mm-hmm. So yun po yung pinaka-basic na tanong na tinatanong nila. Yun nga po, kadalasan, mabilis sa text o kaya po sa Facebook. Messenger. So nung nag-chat-chat na po kami, so after, nakakabigla po dahil na-found out po nila sa survey na 70 to 80% po nang nagpapakasal ay hindi pa ganun kalalim ang pagkakakilala doon sa kanilang papakasalan. Yan. Yan yung sinasabing instant na naman. At saka yun nga po, ikalawang dahilan na nagpapakasal sila, madalang po naming narinig na mahal nila yung papakasalan nila. Ang kadalasan po naming naririnig dahil po may deposit na. Buntis. Yes. Instant ulit. Instant baby. Mm. So kaya po siguro wala nang forever sa iba kasi minamadali. Tama, sino dyan, shortcut. Kapatid. Na, alam mo po yan, Reba, no? Gustong-gustong topic ng ating mga kabataan. At hindi lang po ng kabataan, lahat na halos ng ating tagapakinig, sigurado ko. Kasi nakikita ko po yan sa television natin, ano? Amen. Na ang usong-uso ngayon yung mga palabas na may kabit, yung may dalawang pamilya. Tapos yung usong ngayon, pelikula, no? May pelikula, nung isang araw, nasa Pampanga po kami. Nasa Pampanga po kami, may nakasabay kaming artista. Kala ko kami na yung artista, pero hindi pala. Anong title nga ng pelikula yun? Etiquette for Mistress. Tignan nyo nga po, may etiquette na etiquette po pala na for pala. Mistress para ngayon. Para mas maging maganda daw ang pagkakaroon ng kabit. Parang si Brother Frankie po, napanood niya yata nung premiere night yung etiquette for Mistress. So siguro nakikinig si Ate, ano ngayon, oh? Lenny, ano? Yung etiquette for Mistress. Yun nga po, pinag-uusapan natin yung pag... Madali po ang lahat. Mm-hmm. Kaya madali ding maghiwalay. Parang yung mga panahon po dati, no, dito sa Pilipinas. At saka siguro po dito sa mga kultura ng mga Hudyo, di po ba dati sa Pilipinas, bago mo mapangasawa ay dataan ka ng butas ng karayong? Una muna dapat maging kakilala mo siya, maging kaibigan mo siya, makilala mo kanyang pamilya, umakyat ka ng ligaw sa bahay, magdala ka ng rosas, magsiba ka ng kahoy, mag-igib ka ng kahoy, saka mo lang pwede siyang... Mag-igib po ng kahoy. Mag-igib ng tubig, saka mo pa lang siya pwedeng i-date. Ngayon, hindi na. Date muna bago ang lahat ng iyon. Lahat. Minsan, napapas forward lahat. Ano, at minsan ay first date pa lang, nagkakaroon na agad ng laman ang kanilang... sinapupunan. Ay, sus, Mario, Seb, sabi nga po. Yun ang mahirap ngayon, lalo tigit sa ating mga kabataan, na ang relasyon ay hindi pang madalian kung hindi ito ay pang matagalang pagkilala natin doon sa tao na ating nais mahalin at nais ibigin. Parang naaalala ko din, Reb, ano po, dati, bago mo mahawakan yung papakasalan, talagang hinihintay nila yung araw ng kasal bago nila halikan. Oo nga. Sabi nga, yan. Ano yun, pero ngayon yata, pagkasal na, talagang may doctorate na rin sa pag-ibig. Oo nga, naalala ko din yung kasabihan, yung pagbilog ng, inaantay daw yung pagbilog ng buwan. Bago daw magpakasal ngayon, ang inaantay na raw, pagbilog ng tiyan. Kaya po, madaling maghiwalay kasi madaling nagkakilala. Mm-hmm. Walang malalim na... relasyon. Oo. At pagkakakilala. At yung isa pang dahilan siguro kung bakit nagiging na maraming tao ang gustong ipasa ang batas ng diborsyo ay yung sinasabing hindi lang dun sa pagkilala kung hindi minsan yung kanilang pagtingin sa pag-ibig. Pag-ibig. Oo. Na minsan ay mali yung nagiging pagtingin nila dahil may personal silang adikain o intention doon sa tao. Kaya minsan dito yung kaya ngayon nga po ating yung sinasabing pagtingin doon sa maling pag-ibig kung bakit maraming tao ngayon ang nagnanais ng sinasabing diborsyo
na yon. Opo. So talaga nga pong itong pinag-uusapan natin ay paghihiwalay po ng relationship ng tao. At ito nga po, yung divorce hindi lang po relationship ng tao, kundi relationship ng tao din sa Diyos. Oh. Tama nga naman po, ano, itong ang kapwa mo malapit na sa'yo, madaling hiwalayan. Eh, mas madaling hiwalayan yung hindi mo nakikita. Oo nga. Yung pong Diyos. At yun ngayon ang nagiging hamon sa atin. At bago po natin muling ipagpatuloy ang ating talakayan sa ating ebanghelyo ngayong araw na to, huwag po tayong alis at ipagpatuloy po natin ang ating sama-samang pagninilay sa ating pagbabalik dito sa ating programang Manalig Ka. Pain, I can heal where there.
Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig po sa aning programa. Nagbabalik po muli kami ang programang Manalig Ka. Ito po si Reverend Ian Andal. At siyempre, nandito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Sa muli po nating pagbabalik at pagtatalakayan sa ika-27 ng linggo sa karaniwang panahon ngayong October 4, 2015 at ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos at sa tema nating ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen. Amen. Napakaganda. At ang sinasabing pinagsamang ito, ang ugnayang ito ay hindi lamang ugnaya ng dalawang tao na nilikha ng Diyos, babae at lalaki, at patungkol din po dito ang sinasabing ugnaya natin sa Diyos. Kaya nga po, nandito ang paghimok sa atin ng magkaroon tayo ng sinasabing malalim na ugnayan at relasyon sa Diyos. Tama po. Kanina nga po ating pinag-usapan ang mga dahilan ng sinasabing paghihiwalay ng mga tao at ito ay nagbunsod ng sinasabing katigasan ng ulo natin. At tayo din mismo ay humihiwalay sa Diyos dulot ng sinasabing katigasan natin ng ulo sa Kanya. At nandun din yung sinasabing pagtingin natin na mga rason kung bakit maraming tao ang nagsusulong sa batas ng diborsyo dahil nandun ang sinasabing kakulangan ng pagkilala at kakulangan sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Amen. Amen. Napakaganda. Tapos ngayon po sa ating ikalawang pagkakataon natin pong pag-usapan kung ano nga po ba talaga ang plano ng Diyos sa ating mga tao patungkol po dun sa sinasabing ugnayan. Sabi nga po sa ating mabuting balita at ang tema po natin, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Opo, napakaganda, Rev. Ano? Naalala ko lang po no, minsan nagbabrowse po ako sa Facebook. Facebook po minsan hindi lang puro post, may matututunan ka rin namang matino. Oo naman. Ang sabi po nung minsan dun sa post, sabi niya, ito pong dalawang grandparents, tinatanong po sila dun sa, parang naging quotation po siya, pero kakat ko lang po ng maikli, na tinanong po itong mag-asawa na matanda, sabi, paano niyo po nagawa na tumagal kayo ng mga 50 years or more than 50, 60 years po yata kasi 90 plus na sila. So 20 plus nung ikasal. Sabi nila, ang panahon kasi namin ay iba sa panahon ninyo. Ang panahon namin kasi, sabi niya, ay nire-repair namin kung ano man yung nasira. Amen. Hindi po kamukha ngayon sa panahon natin. Pag sira na, ay itatapon na natin agad. Parang din po sa ating relasyon, sa ating kapwa-tao, yung mga may asawa po, may mga girlfriend, na pag minsan hindi na po natin gusto yung ating relationship sa kanila na sa tingin natin sira na, hindi na natin nire-repair. So parang tinatapon natin, ginagawang basura. Siguro po yun yung magandang tignan natin na yung ating karelasyon ay hindi po bagay. Hindi po ba? May binabasa kayong quotation kanina? Oh, kanina may nag-text sa akin, minabati ko mga kabataan ng Picuan. May isang nag-text sa inyo, ang sabi ay, pag magkatabi, parang hindi na tayo nagiging tao, kundi nagiging bagay tayo. Ano, at hindi ko naunawaan kasi nag-slow ang pag-unawa ko doon. Yung pala yung ibig sabihin. Ano, totoo naman na sa isang ugnayan, tayo bawat isa, huwag nating ituring ang bawat isa bilang isang bagay. Ano. At ito ay tao na may kakayahang magmahal at may karapatan ding mahalin ng ibang tao. Amen. So balikan po natin, sabi, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen. Kung babalikan natin, Rev, ano po yung sa Book of Genesis, di ba? Yung tao originally nilikha na kasama ang Diyos. Amen. So nasa intention po talaga ng Diyos na makasama yung tao. Amen. So, yung pong si Adan, nilikha kasama itong si Eva. So, talaga pong sama-sama talaga tayo. Pero, choice po natin madalas kung bakit humihiwalay tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya nga, paulit-ulit pong nire-remind tayo, huwag paghiwalayin
ang pinagsama ng Diyos. Kapag po pinaghihiwalay natin, Reb, itong hindi na po naaayon sa plano ng Diyos, parang ang paningin ko po, pag pinaghihiwalay natin ay nawawasak yung order. Tama, hindi po ba? Kaya naging out of order po ang lahat kapag pinaghiwa-hiwalay na natin itong mga bagay-bagay. Halimbawa po sa pamilya, kapag pinili ng mag-asawa na maghiwalay na, mawawala na yung order sa kanilang sa pamilya. Sisira ang buong pamilya. Mm-hmm. Yung mga anak, apektado, mga kamag-anak. So parang talagang intention ng Diyos na magsama-sama tayo. Kaya pag naghihiwalay, out of order, sira na yung intention ng Diyos para po sa atin. Parang isang cellphone, ano, ang cellphone ay ginagamit sa isang communication. Ano, pag pinaghiwa-hiwalay mo, talagang out of coverage area, hindi lang out of coverage area, kundi talagang unattended o talagang sinasabing out of order ang cellphone na yon. At ganun din sa ating buhay, ano, na kapag sinasabing nandoon ang sinasabing kawalan ng pagkaroon ng kaayusan doon sa loob ng tahanan, ano, nasisira ang buong pamilya, naepektuhan ang lahat ng miyembro ng pamilya. Ang sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kaya kung ang mag-asawa ay mayroong problema, ramdam yon ng buong pamilya. At ito yung sinasabing plano ng Diyos sa atin, na tayo ay pinagbuklod, na tayo ay pinag-isa ng Diyos. Dahil nang likhain ng Diyos ang tao, nandoon ang kanyang kaisahan sa atin at kapiling natin ang Diyos nung tayo ay likhain. Napakaganda at, po. Amen. At nandoon ang sinasabing ang naisin ng Diyos na tayo ay magkaisa at siya ay makaisa natin. Nandoon ang sinasabing pagtawag sa atin ng tunay na pagtingin ng pagmamahal. Amen. So ano po ba itong pagtingin ng pagmamahal? Siguro po ito siguro sinasabi din natin na maraming writers po ako nabasa. Itong pagtingin ng pagmamahal, ito rin po yung pagtingin ng Diyos sa tao. So tinitignan po tayo ng Diyos ng may pagmamahal. Kaya po ba, kung titignahan po tayo ng Diyos bilang isang hukom, hindi po ba? Siguro yun nga po, kagaya ng gospel last week, kung nagkasala, pinuputol ang kamay, puputulin na ng Diyos, eh di lahat po tayo kulang-kulang na. Pero nga po ito, pinagsasama tayo, pinagbubuklod tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po ba, mga kapatid, ngayon pong linggong ito ay hinahamon po tayo ng Ebanghelyo, ano, Reverend, na bumalik po siguro doon sa ating original na estado na sama-sama doon sa pagmamahal ng Diyos. At sabi nga raw, sa likod ng ating pagiging kulang-kulang, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Ano? At ito yung sinasabing pagiging kaisa natin o tayo hinihimok upang maging kaisa ng Diyos ngayong linggong ito. At sabi nga, nagiging tanong, paano tayo ngayon magiging kaisa ng Diyos? Amen. Paano doon nga po ba? Sa sinasabing dakilang plano ng Diyos sa atin. Una, nandun yung sinasabing magkakaroon tayo ng kaisahan o makikita natin yung sinasabing pagmamahal o makita natin yung tunay na pagmamahal kung nandun yung sinasabing pagkilala. At paano natin tayo makikilala o makikilala natin ang Diyos kung nandun ang ugnayan. At ang ugnayan ay may papakita natin sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya ngayon, hindi lamang tayo hinihimok na makita ang pagmamahal kundi makita sa atin ang buhay panalangin. Sa isang pamilya, dapat nandun ang sinasabing sama-samang pagdarasal. Amen. Ano, lalo tigit ngayong October, ang sinasabing buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario, tayo ay hinahimok ng ating simbahan na sama-samang magdasal ang buong pamilya upang manatiling matibay at maging isa at isang pamilyang nagmamahalan dulot ng sinasabing sama-samang pagdarasal. Opo, tama, no, Reverend. At sabi nga po, makikilala natin ang ating Panginoon at lubos tayong makakapag-ugnay sa Kanya sa pamamagitan po ng pagdarasal. Ito nga po, kompleto lagi po nating sinasabi. Makikita nyo po at makikilala, makakapag-ugnayan, makakapagsalita kayo sa Diyos sa pamamagitan po ng banal na misa. Amen. Nakikita po natin siya, nang naririnig natin
ang kanyang mga salita, ibinibigay niya mismo ang kanyang katawan at dugo para sa ating lahat upang yun po ay simbolo ng ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Di po ba napakaganda po ng tawag natin, communion. Amen. Di po ba? Sa English, sa huling parte ng misa, tayo ay may communion kung saan tayo ay nakikipag-isa sa ating Panginoon. Yung kanyang katawan ay nakikipag-isa sa ating kalooban at sa ating kaluluwa. Kaya nga po ba, sabi nga po lagi nating sinasabi, kapag ang tao ay hindi na nagsisimba, hindi na nagdarasal, para na rin siyang divorce, para na rin siyang humiwalay sa Diyos. At ngayon pong linggong ito, lahat pa po ng hindi nakakasimba, ngayong araw na to, kayo po hinihimok namin na sumimba. Isama po ninyo inyong mga pamilya, ang inyong mga kasambahay, at makita tayo na isang pamilya ang nagsama-samang nagdarasal. At ikalawa, na isang pamaraan siguro upang mas maging kaisa tayo ng Diyos, ay ano nga ba yung sinasabi mo, brother, kanina? Ah, yun po. Lagi ko naaalala yun sa Ebanghelyo. Come, take up your cross and follow me. Amen. Yan. So siguro napakaganda po, no? Na paalala sa ating lahat, bukod sa pananalangin, mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos kapag sumunod tayo sa Kanya. Mm-hmm. So yun mo po, tawag muna po niya, come. Alika. So, mabait po ang Diyos, ano? Siya pang tumawag. At yun nga yung laging sinasabi, no, sa bawat pagtawag ng Diyos sa atin at ngayon sa Ebanghelyo natin na tayo ay hinihimok na sinasabing masalong palalimin ang ating ugnayan sa Diyos, palalimin ang ating pagmamahal, na yun tawag na laging Diyos ang unang gumagawa ng hakbang. Amen. Sabi nga sa pagtawag sa atin at sa bawat pagtugon natin, hindi natin basta tayo tumutugon. Kung hindi laging nandoon ang paraan ng Diyos, ang unang hakbang ng Diyos doon sa sinasabing pagtawag na yon. At sa pamamagitan ng ating pagtugon doon sa sinasabing pagtawag ng Diyos sa ating buhay, nandoon ang sinasabing pagkakaroon ng ating lalim. Dahil yun yung sinasabing starting point. Pag tumugon tayo sa tawag na yon, nandoon ang lalim ng ating ugnayan sa Diyos. At sabi nga, mas lalalim ang ating ugnayan sa Diyos kung take up your cross. Ayan. Kung yayakapin din natin ang krus na niyakap ng ating Panginoong Diyos. At kung bakit niyakap ng Diyos ang krus na yon, hindi para ipakita sa atin na siya'y Diyos, kundi ipakita ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Nandun yung sinasabing pagnanais ng Diyos na muling ibahagi ang pagmamahal na ito. Kaya nandun ang paghimok ng Diyos, follow me. Yan. Siguro po, ito po yung pinakakompleto. No? Tinawag ka na, binibitbit mo na, iniyakap mo na itong krus mo. Ngayon, sumunod ka na sa akin. So ito po siguro yung magandang challenge po sa atin. Alam naman po natin kung paano po natin susundan ang Panginoon kung nasaan siya. Amen. Sabi nga, I am the way. Siya mismo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alam na po natin kung saan siya susundan at kung nasaan siya. At alam po natin ang gagawin kung paano po natin siya masusundan. So nasa mga kamay po natin talaga, mga kapatid, kahit invite po ng invite ang Panginoon, kung hindi naman po tayo sumusunod, ay wala naman po tayong madedevelop na magandang pakikipag-ugnayan sa Kanya at mananatili po tayong nakahiwalay sa Kanya. Amen. At sa atin pong pagpapatuloy ng ating talakayan at napakaganda po ng ating pinag-uusapan ngayong araw na to, huwag po kayong alis at ipagpapatuloy po natin ang ating sama-samang pagninilay sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating programang Manalig Ka!
Jesus, ikaw lamang. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in that on the cross my burden gladly bearing he bled and died to take away. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po si Reverend Ian Andal. At siyempre po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Darako na po tayo sa paglalagom tungkol sa ating napag-usapan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito kay San
Mateo at Marcos po. Marcos po. Nalilito po kasi ako, ano, mga kabsat. At nandun po ang ating temang ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Mm-hmm. At sabi nga po sa ating napag-usapan, mga paghihiwalay ay ang mga nagiging sanhi nito ay ang sinasabing katigasan ng ating ulo. Ano? At nandun tayo ay humihiwalay sa Diyos kung tayo ay nagiging matigas ang ulo at nakakalimutan nating sumunod sa naisin ng Diyos. At sabi nga raw po, ang pagiging pinagkaisa ng Diyos ay yung sinasabing pakikipagkaisa din natin sa Diyos. Tulad ng buhay mag-asawa, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Amen. Amen. At paano tayo magiging kaisa ng Diyos at paano tayo nagiging kaisa ng ating kapwa kung nandun ang sinasabing lalim ng ating ugnayan sa pamamagitan ng ating panalangin. At ang panalangin ay magiging mabunga kung nandun ang sinasabing pagtugon natin sa panawagan ng Diyos, come, take up your cross and follow me. At sa pamamagitan po nito, lalalim ang ating ugnayan, lalalim ang ating pagmamahalan sa Diyos at lalo tigit sa ating kapwa-tao. Mm-mm. At syempre nga po mga kapatid sa pananampalataya, lagi pong pinapaalalahanan ng ating simbahan at ng ating programang Manalig Ka na lubos po nating makikilala ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsisimba linggo-linggo. Yan. So ito po yung pinaka-basic na paraan upang magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa ating Panginoon. At para mas maging matatag pa po ang pagsasamahan ng mag-asawa at para po mas maging matatag ang ugnayan ng isang pamilya, tayo po ay sama-sama laging manalangin ng ating banal na Santo Rosario at dumalo po ng ating banal na misa tuwing Linggo at araw ng Panghili. Amen. Amen. Praise the Lord. At ngayon po ay darako po tayo sa mga pagbati at ako po mismo muna ang unang babati sa inyo. Unang-una po, binabati ko po ang mga parokyano ng Muñoz na patuloy na tumutulong sa ating programa sa feeding program ng mga bata. At binabati ko din po ang mga taga-barangay Linglingay na nagkaroon ng maramihang binyagan kahapon po. Ano po, at almost 50 po ang bininyagan dyan. Congratulations. At ito po ay bunga nung sinasabi mga Katolikong nagbabahay-bahay. Amen po. At meron po akong binabati. Ito po ay napakahalagang pagbati ngayon. Sa siya po ay ating naging kapanalig, kabsat, kaibigan at patuloy na tumutulong. Ito po ay kanya pong kaarawan ngayon. Binabati ko po ng happy birthday si Brother Rainiel. Batiin po natin si Brother Rainiel ang isang happy birthday. Amen. Oh, happy birthday, Brother Rainiel. Ito po. Kung sino ka man. At susunod pong babati ngayon ang may birthday. So binabati ko po lahat ng ating siyempre, ang ating pong masugid na tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga tagapalengke ng San Jose, amen, yan pong sa Muñoz. At siyempre po din hanggang Kapampangan makiramdam, kinikikatamong programang Manalig Ka. Sabi nga po nila, every Sunday po pagkatapos, nagsisimba po sila ng katedral ng umaga, tapos alas 8, tututok na sila sa ating programang Manalig Ka. Amen. So, yun din po, binabati ko po lahat ng ating mga OFWs na nagme-message sa ating account. At sabihin nyo po sa mga kasamahan nyo po dyan ng mga OFW, pakilike po itong page natin para lalo po nating mapakinggan at masariwa ang salita ng Diyos. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-like na at laging tumututok sa ating programa. Amen po. At ngayon pong oras na to, atin na pong tatapusin ang ating programa ngayong araw na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo.
sa panibagong karunungan na ipinagkaloob mo sa amin. Karunungan na kung saan ipinakita mo kung paano kami makakatugon sa iyong panawagan sa buhay pagmamahal. At ito po sanang pag-ibig na to ay maisabuhay namin hindi lamang sa sinasabing sa loob ng isipan, kung hindi ito ay makita sa aming puso at makita sa aming pagsasabuhay. At sana po ay dinadalangin din po namin ang bawat isa, lalo tigit ang mga mag-asawa, na sila'y pagkalooban ng sapat na kalakasan upang patuloy silang makatugon doon sa pagpapahayag ng pagmamahal. Pagmamahal sa bawat isa, sa likod ng hindi pagkakasundo, sa likod ng sinasabing pagkakaiba-iba. Sana makita nila sa bawat isa, maiparamdam nila sa bawat mag-asawa ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ama naming mapagmahal, idinadalangin din po namin ang bawat pamilya na patuloy na tumutugon. At sa mga tao at sa pamilya na minsan ay nakakalimutan at humihiwalay sa inyo, sila po'y aming idinadalangin sa inyo na bigyan ng sapat na kalakasan ng isipan, katatagan ng kalooban, upang maisabuhay nila, upang maramdaman nila ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Idinadalangin din po namin ang bawat isa na hari nawa kami makatugon at patuloy na maging kaisa ni Kristo at hindi humiwalay kay Kristo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesus sa tulong ng inyong mahal na inang si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At syempre, ito pa rin po ang inyong seminaristang kapampangan, Brother Raniel Soriano. At muli po, nandito po ang diakonong nagbabahay-bahay, Reverend Ian Andal. Diyos ti agnina, kada kayo am amin, Apo. Okay. Siya'y naglalaan, patuloy.